Hello, good morning, good morning, good morning sa lahat. Lalo na sa mga aking subscribers at sa mga tagapanood sa lahat ng aking videos. Nais ko pong i-share sa inyo yung aking naranasan last year. Ito po ay totoong nangyari po sa akin. Suddenly po na nakapag-usap kami ng kapatid ko na napagdesisyonan namin na pwede ko ring i-share po sa inyo. So, ngayon po ay i-share ko sa inyo. Sana po ay basta panoorin nyo na lang po. Sige po, umpisahan na po natin. Last year, 2021, April po yun. Siyempre, nagtatrabaho pa po ako sa amo ko. Yung hindi po ito yung totoong trabaho ko. Ano lang po ito, part-time po lang po ito. Ngayon po ay, iba na naman yung nagtatrabaho po ako, ay utal-utal pa ako, ay nagtatrabaho po ako na with working contract. Ngayon po, last year nga April 2021, nagsishower po ako ng gabing iyon. Siyempre po, hindi po ako gumagamit talaga ng mga cream or liquid ba yun? Or cream, something like that. Tapos po, gumagamit po ako ng bar. Ngayon po ay nag-shower ako. Nagaganon-ganon po ako. Nadulas po yung sabon na ginagamit ko. Naidiin ko po dito sa kanang suso ko po. Doon ko nakapa na may bukol po. May bukol sa aking suso. Ngayon po, di siyempre natakot na po ako, hindi ko na alam anong gagawin ko. Kumupandemya, yung as in na hindi pa talaga totaling open dito sa Madrid. So, natakot po ako. Pumunta po ako sa doktor ko, sa sinasabi nilang mediko dito, sa family doctor. Di, pumunta po ako. Ang sabi po sa akin, doon sa Monstrador ang tawag po doon sa information. Kumuha po ako doon ng schedule. Ang sabi po sa akin, hintayin ko daw po ang tawag ng aking doktor, yung family doctor. Tapos, kahihintay ko po, 1 week, wala pa rin po. Magto 2 weeks na, wala pa rin. So, natakot po ako kung ano po yon. Ngayon po, napagdesisyonan po, pumunta po ako sa malaking hospital, malapit doon sa aking tinitirhan, sa La Paz Hospital. Di, nag-emergency na po ako. So, pumunta na po ako doon. Tapos, chinik po ako. Tapos, nung na-check na pong ganun, kung ano daw po yung nakapa ko, di sinabi ko po bukol. Tapos, tinanong po sa akin kung yung bukol daw pong yun is parang nagtakbo-takbo ba o naka-steady lang na matigas. Sabi ko, naka-steady lang siya na matigas. Di ngayon po, binigyan na po ulit ako ng schedule. Di naghintay po ako ng schedule, pero yung schedule na po yun ay tatawagan ako. So, hinintay ko po yun. Ngayon, nung tinawagan po ako, di pumunta po ako, na-schedule na po yung mga laboratories po, yung mammogram ko po, at saka biopsy. Tapos, nung pagkatapos nun, di wala pa pong result. Binigyan naman po ako ng schedule sa result na yun, paghihintay ng result. Nung dumating po yung araw na yon, nabasahan po ako ng result. Di pumunta po ako. Ngayon, ang nangyari po, lahat ng kasama ko doon na naghihintay, natawag na po lahat. Ngayon po, ako na lang po yung natira. Napapayag na po ako. Sorry po ah. Dahil, alam niyo po, nung binasahan po ako ng... Sorry po, yung binasahan po ako ng result. Ako po ay parang binagsakan po ng mundo. Opo, sorry po ah. Tapos yun po, binasahan na po ako ng result na ako daw po ay... Sorry po. Mababaw lang po kasi yung ano ko. Very emotional po talaga kasi ako. Tapos binasahan na po ako ng result na may breast cancer na daw po ako. Tapos yun po, ang sabi po sa akin, tranquila, sabi sa akin,
Vamos Asir, sabi sa akin, gagawin po natin lahat ang mga laboratories mo, sabi sa akin. Tapos, pagkatapos ng lahat-lahat, kaya yun po, inupisan na po, kinabukasan talaga, bilisan po yung ano schedule ko. Binilis-bilisan po nila, sunod-sunod po yung araw ng mga laboratories ko. Ngayon po lahat, MRI, as in parang general check-up na po lahat-lahat chinik nila. Lahat-lahat po. Tapos nung tapos na po yung lahat, tinawagan na naman po ako na tapos na daw po lahat ang mga laboratories ko. Ayun po, pinag-desisyon na po ako kung kailan ko gustong mag-chemo. Uumpisahan na po yung pag-chemotherapy. Tapos tinanong ko po kung ilang session po yung chemotherapy. Sabi sa akin po, each session po yon every 20 days. Ngayon po, adi, pinadesisyon na po ako kung kailan ko gusto. Sabi ko po, ngayon na, pura mismo sabi ko, kasi natakot po talaga ako. Nandun talaga yung takot po natin, di natin maiwasan. Ngayon po, di, inumpisan, hindi inumpisan, kinabukasan po, umpisan na yung chemotherapy ko. Every 20 days yun. Tapos, hanggang sa nag-umpisa na po nag-chemotherapy, hanggang sa natapos po yung eighth session. Yung pangalawang session pa lang po, unang session po ng chemotherapy, nalaglag na po lahat. Unang chemo ko po, hindi pa po nalaglag ang buhok ko. Alam niyo po, napakahaba kaya yung buhok ko. Kung makikita niyo lang sa FB account ko, mahaba po yung buhok ko, makapal. Hindi po ito yung dati kong buhok, tumubo na lang po. Second session po, laglag na po lahat ang mga buhok ko. Pero inilihim ko po ito sa aking pamilya. Kasi wala na po akong maisip. Inilihim ko po kasi alam nyo naman po yung ang pamilya nyo hindi kayo nakikita. Hindi nyo alam kung anong gagawin nila. Kaya inilihim ko po yon. Tapos suddenly na napag-isip-isipan po, dapat ka ko isa man lang sa aking pamilya ang makakaalam sa aking sitwasyon. Sinabi ko sa kapatid ng nanay ko. Ayun po, sabi ko, ilihim mo muna, auntie. Sabi ko sa kapatid ng nanay ko, ayun po, inilihim niya. So, ayun po. Patuloy yung chemotherapy ko, excision. Pagkatapos ng excision po, that was November po yun, last year, November 31. November 3 po ako last nag-chemo. November 30 po, November 30, inupirahan na po ako. Ayun po, nung inupirahan po ako, di pumunta po ako ng maaga sa ospital. Around 11 or 12 po yun, kinuha na po ako sa aking kwarto. Tapos, dinala na po ako sa operating room at around 11 or 12 po yun. Tapos, yun po, inumpisan na pong operasyon. Tinurukan na po ako siguro ng anesthesia kasi as in, natulog na po ako, nagising po ako sa hapon na po, alas 6 na po ng hapon. Tapos, ginigising pa ako nila nung time na yon. Tapos, naitulog ko po ulit. Tapos, 6:30 ko, saan na po ako nagising. Tapos, ayun po, tapos sa operation, dinala na po ako sa aking kwarto. Around 10 p.m. po ng gabi, umuwi na po ako. Kaya, pasalamat ko din po sa Panginoon dahil ang lakas ko po, parang hindi ko po ininda yung pagka-opera ko. At saka yung pagkikimo ko, kaya malaking pasalamat ko po talaga sa Panginoon dahil hindi niya po ako pinabayaan. Binigyan po niya ako ng sapat na lakas para labanan po yung sakit na yun, lalo na po yung pagkikimo. Maraming salamat talaga, oh Lord, sa yung paggabay po sa akin kahit wala akong pamilya dito. Kaibigan lang po at saka itong amo na ito. Siya po yung ano, lagi pong nagtatawag sa akin. Ayun po. At saka pasalamat ko din po nung nagkasakit po ako ng ganun. Nandito po ako nagkataon dahil wala po akong binayaran. Wala po akong binitawan ni Singko. Wala po. Dahil sagot po lahat ng aking SSS po yon. Kasi dito po sa Espanya, once na employed ka po at saka legal ang papel mo, may residence ID ka, kagaya ko po, permanent residence na po ako dito. Tapos may medical card po ako. Yun po.
Ayun po, hanggang ngayon, ayun po, tinubuan na rin po ako ng buhok. Naopirahan na rin po ako, pero hindi, yung opera lang po, hindi po tinanggal ang aking suso. Tapos, makikita niyo po, nandito pa rin po yung aking catheter. Yan po yung cord niya. Nakikita niyo po yung cord na yan. Diyan po nila chine-check up pa. In every 2 months, binubumba po pa nila yung aking catheter para diyan po nila ma-detect kung lumipat ba o as in wala na. Ayan po yung kabuuan po yung naranasan ko nung last year talaga. Ay, nakakaano po talaga dahil kung ano-ano pong naisip ko noon, nasabi ko, nasa bintana po ako ng ano, ng apartment ko, makikita ko po yung bituin at saka buhay. Sabi ko, ay Lord, makukuhi pa kaya ang buhay? Ginaganon ko noon ang aking sarili. Pero sabi po ng aking kaibigan at sa mga doktor, sabi sa akin, kailangan mong tanggapin, makakatulong pa rin po sa iyo yun. Tapos, ayun po, paunti-unti natanggap ko rin po yun. Tapos ayun, okay na po sa tulong ng ating Panginoon, okay na rin po. Check up na lang po. Check up na lang. Pero nakasiklib pa rin po ako. Nakasiklib pa. Itong trabaho na ito is ano lang, part-time lang po. Hindi pa po ako pwedeng magtrabaho ng mabibigat. Hindi pa po, wala pang approval ng doktor. Kaya nakasiklib po ako, ang nagpapasahod po sa akin ay SSS. Ayun po. Kaya, ayun po ang gusto ko lang pong share po sa inyo ang kabuuan ng nangyari sa aking buhay last year. Pero, praise God, okay na po ako. Ayan po. Maraming salamat po sa iyong panonood. Please subscribe, like, and share po. Maraming salamat. God bless us po. Bye!